Mga minamahal na mga magulang, it's Dr. Vito niyo po ang inyong Mindorenyong manggagamot at magbibigay po tayo ng 5 masamang epekto ng mobile games paglalaro po ng sobra ng ating mga bata sa paggamit po ng cellphone. Alam niyo po, napapanahon po ito ngayon at marami po sa ating mga magulang ang guilty pagdating sa pagpapapayag na ang kanilang mga anak po ay nahuhumaling sa paglalaro ng mobile games. So number one sa masamang epekto nito sa mga bata is yung pagkakaroon ng agresibo or violenting attitude. Dahil yung mga mobile games na to, may mga violent content kung saan yun ang nakikita ng mga bata. Kaya po sila nagiging agresibo ang kanilang mga pag-uugali. Kaya po alam nila palagi kahit natutulog sila, yung mga aggressive thoughts na meron po na minulat ng cellphone sa kanila, yun po ang kanilang ginagawang attitude. Pangalawa, lack of attention. Napapansin nyo yung mga bata ngayon? Kapag kausap mo, hindi na po nakikinig sa'yo, wala na silang eye contact. Pero pagdating sa mobile games, na yung ultimo po, pagpikit ng mata po, pagkurap, hindi nyo po mahaabala po ang mga bata. Kaya ito po yung nangyayari sa kanila. Poor ang performance po nila sa school. Bakit po? Dahil po yan. Pangalawa, hindi po sila makapag-concentrate ng maayos. Dahil sa games lang po sila nakakapag-concentrate. Number 3, napapansin nyo po sa kanila, yung mobile games na lang po ang kanilang ginagawa kaysa po magbasa po ng kanilang mga libro. Pangatlo po, kapatid, napapansin niyo po, ang bilis pong magalit ng mga bata ngayon. Hindi niyo maabala po kasi pag naabala niyo, patatalo sila sa games. Marami po silang pinagkakaguluhan. Napapansin niyo, mas matagal po naglalaro yung bata. Mas napapansin niyo po, mas mabilis po silang magalit. Kumbaga, short-tempered na po ang kanilang mga galit. Kaya pag natalo po mga bata, doon po sila naiinis. Pati po magulang, pati ang performance, pati attitude na dadamay sa games. Number 4, yung isolation or yung kanilang loss of socialization. Hindi na po sila marunong makipagkapwa-tao. Dahil po yung artificial po na environment ay naka-cellphone na. Kaya sila ay di na po nakikipag-interact sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kamag-anak, sa friends, wala silang sports. Hindi po sila makarunong makipag-communicate dahil artificial communication po ang kanilang natutunan po pagdating sa mobile games. Panglima, sleep problem. Talagang mapupuyat po ang inyong mga anak kapag hinayaan niyo po sila nag-cellphone o gumagamit ng tablet bago po matulog. Kasi kapag sila po ay na-expose po sa blue light, ito po ang magiging rason nila kung akala ng kanilang utak o na-perceive na araw na po. Kaya kadalasan po kapatid, hindi na po nakakatulog. Kaya po pagdating sa klase, puyat, pagod, masakit ang ulo. Kaya huwag tayong mag-expect ng magandang performance. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.